Okay? Yan. Sir, ipopost mo ba ito sa public video? Right after the live, punta lamang po sa YouTube, no? Hindi agad siya ma-upload kasi nga po, kailangan pa tong i-download tsaka i-upload. So, may konting trimming pa. Pero again, this will be available hanggang September. Next month na pala, no? September 29. Hi, yes, sa private group. Hello po. This will be readily available right after the live. I-upload ko agad po ito. Okay, let's start. May mga nagtatalo, no? Alam ba? Wait, yung... Teka lang ah. Sige. Hi, sir. Pakilinaw po yung mysticism, optimism, at saka western at eastern. Okay, no? Do not worry sa final coaching. Inaanyayahan ko po kayo lahat na mag-join sa final coaching dahil lahat po ng tamang sagot na dapat niyong sundin pag-take nyo ngayong September 29 ay atin pong lilinawin sa araw na ating gagawin ang final coaching. Mga araw pala na ating gagawin ang final coaching because that will be 11th to 19th and then until 27th, no, sa ating huling pabaon drills. So lahat po ng dapat nyong baon, lahat po ng dapat nyong i-correct, no, sa mga natutunan nyo, gagawin natin sa mga araw nating nabanggit. Okay? So, keep posted, just be patient. Alam kong mas magaling ka na sa nakaraang ikaw, no, for the past 4 months na nag-aaral ka. Sa mga nagsimula pa lang po mag-aral, nako, double your efforts. Hindi na po pwede na mamaya-mamaya na ang iyo pong gagawin kasi bukas makalawa, board examination mo na, no? Sayang, iiyak ka dahil hindi ka papasa, pero kasalanan mo din naman. So again, put in all your efforts kasi ang lahat, no? Wala. Ano na sila? Nasa 90 or 80% na sila sa paghahanda. So yung mga nagsimula pa lang, habo lamang po, okay? Be patient lang sa sarili dahil hindi naman po agad matutunan ang mga bagay-bagay. Okay? Sige, so let's go. Simulan natin. Ang final coaching natin, sa mga hahabol pa, i-message lamang po itong page na to. Melvin Usabel Boracho po ang page natin. Again, sa final coaching po, ang hahabol pa po, no? Open pa po tayo for the last call sa atin pong mga gustong pumasok sa ating final coaching. Okay? Meron din po bang majoring sa final coaching? Meron din po. Magsisimula po ang final coaching sa majorship ngayong September 2. Okay, meron na tayong schedule for September 2 hanggang September 9 po yan. And then September 11 to 19, Gen Ed and Prof Ed. Huling pabaon drills for Gen Ed and Prof Ed will be 27th of September. Okay, so I hope malinaw po ang schedules natin para hindi po kayo malito at maghanap sa inyo pong mga gustong panoorin and hindi siya makaka salang sa inyo pong mga schedule. Okay? Lalo na po sa mga may trabaho, sa mga working reviewees natin. That's the beauty of online review. Kahit nasa office ka, makakanood ka, makakapag-review ka, makakapag-participate ka sa drills, masasabayan mo si Sir Melvin anywhere basta may connection. Ang iba, dinadownload para madali nilang mapanood. Okay lang din po yan. No? No worries, wala po akong problema. Okay? Sige, so let's start. Gen Ed, item number one. All are Filipino. Composers, exact blank. Ang board examination, mahilig sila sa exact type of questions. So, dapat i-underline agad yung mga negative words na ibibigay. Exact, does not, hindi kasali, or best, least. So, those words na powerful po sa board exam, dapat inyo na po silang i-mark agad. Okay? So, be mindful. Kasi maraming nagkakamali dyan.
All are Filipino composers except blank. A. Amor Solo. B. San Pedro. C. Kay Abiyab. D. Buenaventura. Sagot. Sige nga. Hindi ko nakikita yung comments nyo ah. It's slowly moving. Teka lang po. Sige, rationalize natin. No? Pag sila... Ayan, A. Ayan, tama naman ang iba. Ang iba nagkamali. Okay, A kasi painter daw. Kasi anong ipinaint ni Amor Solo? Give me one. Yung mga lumalabas sa board exam. Sige nga. Planting rice, di ba? Sige. Dalagang bukid, no? Sige, atin pong i-drill, no? Pag sinabi nating San Pedro, ano ang lumalabas sa board exam pag sinasabi nating San Pedro? Famous from Anguno, di ba? Famous composer from Anguno. Lumalabas yan sa board exam, ha? Yung mga lumalabas sa bibig ko, take note, okay? Take note. So, pag San Pedro, famous composer from Anguno. Ano yung mga famous na na-compose niya? Sige nga, na lagi naman pong tinatanong sa board exam. It's the Ugoy sa Duyan. Di ba? Hindi po Unggoy sa Duyan, ha? Ugoy po sa Duyan. Ugoy sa Duyan. At ang isa, Lahing Kayumanggi. Tandaan niyo po yan, ha? Ugoy sa Duyan and Lahing Kayumanggi. Okay? Ayan. Pag sinabi naman natin Kayabyab o Ryan Kayabyab, ano yung famous na maaalala niyo sa kanya na possible na itanong din sa board exam? Sige nga. Kay Kayabyab naman po, ano ang maaalala nyo sa kanya? Yung, of course, lagi nating naririnig yan, last election, di ba? Last election, hindi. Noong si James, tama? Kay ganda ng ating musika, tama? Kay ganda ng ating musika. Pero, ang number one talagang nagpapasikat sa kanya ay hindi yan. Actually, number two lang ata yan, no? Ang number two pong nagpasikat sa kanya ay ang coconut nut. Tama? Yung the coconut nut. Okay? The coconut nut. Yun yung unang nagpasikat talaga kay Kayabyab. Okay? Kay Buenaventura naman, sino maalala nyo sa kanya? Anong maalala nyo kay Buenaventura? Sige. Just keep the comments coming. I'm reading all of them pa. Ayan. Very good, no? Ang iba nakakasagot talaga. It's Mariang Makiling. Ang iba, ang isa pa dyan ay yung Hinilawood. Again, yung mga famous lamang po ha, na pabalik-balik sa board exam, sa lahat ng season, sila po yung nasagasaan. Laging pag ang sagot ay ganto, ang tanong po tungkol dito. So, yun po yung kailangan nyo lang pong i-familiar. Pero gusto nyong laliman, pwede nyo naman pong i-research ang bawat isa sa kanila. Okay? So, i-drill natin. Pag sinabi natin sino ang hindi composer dyan sa tanong, it's Amor Solo. Pag sinabi naman natin yung Ugoy sa Duyan, sino po ang composer? Si San Pedro, the famous composer from Anguno. That's San Pedro. Pag sinabi naman natin Ugoy sa Duyan, again, San Pedro. Pag Lahing Kayumanggi, San Pedro. Pag sinabi naman natin di coconut nut, Kayabyab. Pag sinabi natin Hinilawood, Buenaventura. Okay? Pag sinabi naman po natin sa kay ganda ng ating musika, that is Kayabyab. Pag sinabi natin Mariang Makiling, that is Buenaventura. Pag sinabi natin planting rice, sino po ang painter dyan? That's Amor Solo. Okay? Ang sagot natin dito is Amor Solo. Pag tinanong pa sa board exam, who is the old man of Philippine arts? Again, who is the grand old man of the Philippine arts? Ang isasagot natin, Fernando Amor Solo. Okay? Again, the grand old man of the Philippine arts. Sagot natin, Fernando Amor Solo. Okay? Pag tinanong ka naman, father of modern sculpture. Father of modern sculpture in the Philippines. Sino isasagot nyo? Father of modern sculpture in the Philippines. Sino isasagot nyo? It's Abueva. Tama? Again, Abueva. Pag naman po, father of Philippine painting. Very good. That's Damian Domingo. Tama?
Damian Domingo. Okay, pag naman po, father of modern Philippine arts. Aha, sige nga. Father of modern Philippine arts. Kanina, father of modern Philippine sculpture. That's Abueva. Diba? Pero kapag modern Philippine arts, it's Idades. Tandaan niyo po yan, ha? Idades. Pag naman po, father of Philippine arts, father of Philippine arts lang. That is Tolentino. Okay? Pero pag father of modern, Idades. Pag father of Philippine painting, Domingo. Drill natin. From the top, bilisan lang natin. Okay? Pag sinasabi natin grand old man, that's Amor Solo. Okay? Pag naman po modern Philippine sculpture, Abueva. Pag naman po Philippine arts, Tolentino. Pag father of Philippine painting, that is Damian Domingo. Pag naman po father of Philippine modern Philippine arts, sige nga, that is Idades. Okay? Idades. Very good. Nakakasabay naman po ang iba. Ayan. Father of Philippine arts again, Tolentino. Okay? Huwag niyo pong kalimutan si Tolentino. Malinaw yun? Ayan. So, bilisan pa natin ng konti. No? Bilisan pa natin. Isali natin yung ibang ating na-rationalize. Okay? Isali natin ang iba na ating pong na-rationalize. Pag sinabi sa tanong, sino daw ang hindi composer? Sa tanong na nakita nyo, si Amor Solo. Okay? Pag sinabi natin Mariang Makiling, sinong nag-compose? Buenaventura. Pag sinabi natin Di Coconut, sinong nag-compose? Ayabyab. Pag Lahing Kayo Mangge, sinong nag-compose? San Pedro. Famous composer from Anguno? That's San Pedro. Pag sinabi natin father of Philippine painting, Damian Domingo. Pag sinabi natin grand old man, Amor Solo. Planting rice, Amor Solo. Modern Philippine arts. Father of modern Philippine arts. That's Idades. Okay? Idades. Pag naman po, father of Philippine arts lang, Guillermo Tolentino. Okay? Pag naman po, father of modern Philippine sculpture, that's Napoleon Abueva. Okay? Napoleon Abueva. Pag father of modern Philippine arts, that's Idades. Tandaan niyo po yan. Nakakasagot ba? Ayan, sumasabay naman po sila. Okay? So, there. Drill natin ang rationalization. Let's... So, that's Amor Solo. Okay? Tama yung mga sagot nyo. Palakpakan nyo yung mga sarili nyo. 1 point agad sa board exam. Pero of course, kailangan nyo pong intindihin at unawain at i-memorize. Ang Gen Ed dapat memorize lang talaga ng memorize, okay? At konting comprehension kapag English ang pinag-uusapan or reading comprehension po ang tanong. Pero again, kadalasan dapat marami kang baon na bala na objective dapat sa Gen Ed, okay? Madali na rin lang ang Gen Ed po, napakadali, okay? Sana all nadadalian. Eh, yun yung sabi nyo eh, di ba? So, dahil madali siya, kailangan din natin makakuha ng 90 and up. Madali eh, di ba? Kapag madali, bawal yung 89 below. Madali eh, di ba? So, pag madali, 90 and up. Okay? So, hindi ganun kadali ang pagkuha sa 90 and up na yan. Pero dahil sabi mong madali ang dyan eh, gagawin nating madali. Okay? Pababaunan ko kayo ng sangkatutak po na baon sa dyan eh, na hindi makakatakas po ang board examination. Pero again, kailangan lamang pong ulit-ulitin dahil hindi lahat nakamemorize. Pero kailangan po na mastery is observed sa board exam. Hindi po pwedeng familiarization lang kayo. Kasi pag nakita nyo po sa exam, ang tanong, sasabihin nyo, familiar ang tanong na to ah, pero hindi ko maalala yung sagot. Yun ang problema. So dapat, alam agad. Okay? Sa prof ed, okay na yung familiarization. Bakit? Hindi naman po talaga word for word yung makikita yung mga tanong doon. Kailangan po ng critical thinking. Kapag meron ka lang pong elimination method, you can answer prof ed. Huwag kang padadala dyan sa nagsasabing, mahirap yan. Mahirap kapag hindi mo gagamitan dito. Okay? Pero ang gen ed, pag wala ka pong na-memorize, wala ka talagang maisasagot. Malinaw po ba? At huwag niyong i-underestimate ang Gen Ed. Huwag niyong i-small ang Gen Ed kasi yan yung maghihila sa inyo. Yan yung hihila sa inyo either pababa or pataas. So, ang gusto natin, hihila, pataas. Okay? So, that is letter A. Okay? So, nakakasagot naman po ba?
Yeah, so i-show natin rationalization ninyo. Grand old man, sino nga yun? Amor Solo. Okay, pag naman po, Ogay Saduyan, San Pedro, ating musika ay kay Ganda. That's from kay Abiyab. And Maring Makiling from Bonaventura. Okay, yung drill natin, Father Philippine Painting. That is Damian Domingo, Father Philippine Arts. That is Tolentino, Father of Modern Philippine Arts. That's Idades, Father of Modern Philippine Sculpture. That is Abueva. Okay, Abueva. Next item. Which generation is known for its duty, honor, and sacrifice? Sige nga. Sino ang mga tao na fall sa generation na ito? Anong generation ang pinapatungkol dito? Is it the lost? Is it the silent? Is it the greatest? Is it the X? Is it the Z? Is it the Y? Or is it the Alpha? Is it the baby boomers? Naalala nyo? Generations! Tinatanong yan sa board exam. Tatlong beses nilabas yan last time. Okay? Tatlong beses po nilabas yan last time. So, ano sasagot natin dito? It's the greatest generation. Okay? It's the greatest generation. Tandaan nyo po yan. Tatlong beses po may tanong tungkol dito and possibly po na meron pa rin pong ganito. Okay? Duty, honor, and sacrifice. Okay? That is from the greatest generation. Bakit nasasabi natin duty, honor, and sacrifice? Ang greatest generation. Kasi sila yung isinilang, na nang sila ay nag-mature, na experience nila ang dalawang world war. The one and the two. So sila po yung grabe ang sakripisyo at sila po yung may mga matitibay na prinsipyo at dangal. Di ba? So that is the greatest generation. Okay? Greatest generation. Now, in arranging generations, nahihirapan tayo kadalasan, di ba? O kayo nga, i-arrange nyo nga, o hindi ko muna ipapakita ang clue natin. I-arrange nyo po ang generations. Sige nga, tingnan natin. Di ba? Nauuna yung lost. Ano pangalawa? Greatest. Di ba? Pangatlo, silent. Di ba? Pang-apat, baby boomers. Di ba? Pang-lima, X, Generation X. Di ba? Pang-anim, the millennials, Generation Y. Di ba? Sumunod, Generation Z, Gen Z. Di ba? Yung pag-ganyan, Gen Z. And then, Gen Alpha. Okay? Gen Alpha. Now, tanong. Kaya mo ba silang in order kung itatanong sa board exam? At of course, dahil marami ka nang na-memorize, baka makakalimutin ka at ma-blackout ka. So, gawa natin ang paraan. Everybody say, LG Silent Baby X My... Wait. LG Silent Baby X Myza. Okay, again. LG Silent Baby X Myza. Okay, lost, greatest, silent, baby boomers, Generation X, millennials, Gen Z, Alpha. Okay? LG, Silent Baby, X, Maiza. Linaw yun? Yes. Okay? Sir, bakit tinawag na silent yan? Naging silent kasi pagkatapos po ng World War. I mean, this is during World War. Kaya nagiging silent. Okay? Bakit silent? Walang bata. Walang gumagawa ng bata. Bakit? Ang nangyayari doon, survival. Okay? 1928 to 1945 kasi ito. So, tandaan nyo po ha. Again, pag silent generation, walang isinilang na bata. Or kung hindi naman po sa wala. Meron, pero konti. Silent. 1946, wala ng war. Di ba? Kasi po, bumalik na yung si MacArthur at tinalo na po yung Japan. Nag-surrender po sila. So, anong nangyari? Nagkaroon po ng boom ng baby. Okay? So, baby boomers. Okay? Maraming isinilang. Maraming nabuntis. Maraming nag-asawa. Nag-boom ang paggawa ng bata. O, ikaw ba naman, di ba? Di ba? 1928 hanggang 1945, puro struggle, di ba? Lalo na yung gera. So, ayan. Tawag dyan? Namawi sa Bisaya, no?
namawi, bumawi, no, bumawi sa 1946 hanggang 1964. Okay? Dito sinilang yung mga nanay natin kadalasan. Okay? Bakit tinawag na okay, ayan, greatest generation, nasabi na natin, yung honor, yung dignity, yung sacrifices nila ay hindi tag dito, walang mapagkumparahan talaga, no, sa mga naranasan nila. Okay? So, tandaan lang natin na pag Gen Alpha, eto na po yung mga estudyante natin, no, sa atin pong paaralan. So, kailangan pong intindihin na pag Gen Alpha, ang iisipin nyo dyan, yung computer age na virtual and real time. Kasi po, pag tinanong sa board exam, ano daw ang learning structure ng mga nasa Gen Alpha, ang isasagot natin dyan, virtual or real time. Tandaan nyo po yan ha, kasi baka itanong yan. Okay, virtual or real time. Yun na po yun ngayon, di ba? May maraming bata ngayon or 18-year-old na ng mga nagla-live selling. Yun na po yung uso ngayon, di ba? Noon, nagpo-post pa lang, pero ngayon, live selling na. So, that's about the generations. So, there. Lost generation, may mga taon pala tayong nailagay. 1883 to 1900. And then, greatest generation, 1901 to 1927. At yung mga isinilang sa World War One hanggang World War II, lumaki na sila. So, grabe. Silent generation, they are the 1928 and 1945 people. So, ito po yung mga taong bayan na isinilang po sa kakonti lang na gumagawa ng bata. Formal operation, formal po ang kanilang pagkatuto dito. Okay? Baby boomers naman po, marami. Ito yung mga isinilang sa after the World War. Okay? Generation X, ito po yung participative na ang kanila pong learning style, 1965 to 1980. Millennials natin, 1981 to 1996, they are now the interactive learners. Generation Z, 1997 hanggang 2012, marami sa inyo ngayon ang mga nag-graduate na Gen Z, no? Multimodal na po ang inyo pong mga pagkatuto. So, meron ng blended, meron ng modular, meron ng IS, meron ng MISOSA, meron ng i-impact, meron ng OHSP, meron ng kahit anong modalities, di ba? Ang atin naman pong Gen Alpha, tinawag natin itong real-time, di ba? Or virtual, okay? 2013 hanggang 2024. Okay? LG, silent baby, X, my, Z. Tama? Next item. Arrange the following edifices in chronological order. Okay, ito yung mga building na makikita natin. One, MacArthur's Landing in Leyte. Nakita nyo na po ba ito? In Globan to. Number two, Fort Santiago. Three, University of Santo Tomas. Four, San Sebastian Church. Sige nga, sino dyan ang nauuna at sino dyan yung nahuhuli? Sagot sa comment section. Okay pa ba kayo dyan? Ayan. Sir, paano mag-join sa final coaching? I-message lang po itong page ko. Okay? I-message lang po itong page ko. Again, habol na po sa final coaching, no? We are so close po sa schedule ng board exam and ang ating final coaching ay next month na at bukas, 31st na. So, it's days ahead. So, kailangan nyo pong magmadali kasi sa araw po ng mga final coachings, nako, medyo busy-busy, no, ang linya natin. So, laban lang po. Message the page. Hintayin lang po ang pag-reply ko kasi medyo marami na pong messages. Basta magre-reply po ako. Pag nag-reply na po ako, process lang po agad. Okay? Para po mabilisan. Okay? Meron na po tayong instruction po na naka-program for that. So, ang akin na lamang po na pag-reply, automatic na po yan. Okay? Sige po. Sagot. Sinong nauna dyan? Ang atin pong maiisip agad,
Etong MacArthur's Landing, 'di ba, mid 1900s na siya. So obvious na i-crash out mo siya sa first, okay? So maybe siya yung second, third, or fourth, 'di ba? Pero dahil napaka-recent niya, ikaw po nakapunta na siguro diyan. So that is, I think, the last. Let's make it the fourth one. Okay, the fourth one. Now, etong Fort Santiago, kailan ba to itinayo? 'Di ba? Mid 1500s din ito. Etong Fort Santiago, tama? Ang University of Santo Tomas, maalala natin to dahil sikat na sikat to, 1600s, early 1600s. Ang San Sebastian naman po, this is itinayo ang La Liga 1892, ito prior to La Liga, 1891. Okay? So, isulat lang natin yon. We have MacArthur, 1977 yan. Okay? So, wait, mayroon na pala akong clue, no? FUSMA pala ang clue ko dito. Pero again, intindihin natin yung dates. Baka biglang palitan yung isa dyan. So, at least alam nyo ang mga dates ng babanggitin. Okay? 1977, sinabi natin MacArthur. So that's very contemporary, recent po siya. Pag fourth naman po, that's 1571. Sinabi natin na siya po yung first talaga dyan. Ang University of Santo Tomas, that's 1611. Okay? Pag San Sebastian Church, that's 1891. Yan. So that's FUSMA. Fourth, University, San Sebastian, and the MacArthur's Landing. Okay? FUSMAC. FUSMA or FUSMAC. Okay? So, that's it. FUSMA or FUSMAC. Halinaw, nakasabay ba? Sige, drill natin from the top, no? Medyo bilisan lang natin. Okay? Medyo bilisan lang natin. Sige. Planting Rice, Amor Sulo. Mariang Makiling, Buena Ventura. Ugoy sa duyan, ugoy ng duyan, San Pedro. Di coconut-nut. Di coconut-nut. Kayabyab. Okay? Kay ganda ng ating musika. Kayabyab. Okay? Pag Father of Philippine Painting, Domingo. Pag Father of Philippine Sculpture, that's Abueva. Father of Philippine Arts, that is Idades. Grand Old Man, that's Amor Sulo. Father of Philippine Arts, Tolentino. Modern Philippine Arts, Idades. First Filipino painter, Damian Domingo. Tandaan niyo po yan. The Planting Rice, Amor Sulo. Dalagang Bukid, Amor Sulo. The Greatest Generation, 1901 hanggang 1927. Sila ay known saan? Sa duties, sa honor, and sa sacrifices nila. Okay? Sino naman po yung isinilang sa 1927 hanggang 1945? 1945, that's the silent generation. Pag sinabi natin generations, ano ang mnemonics natin? LG, ano nga yun? LG, silent baby, X, Maiza. Okay? Lost, greatest, silent, baby boomers, Gen X, my millennials, Z, Gen Z, alpha. Okay? LG, silent baby, X, May za. Malinaw? Yes. Sa pag pagkatuto, sino yung mga virtual? Alpha. Yung multimodal. Yung mga Gen Z. Sino naman yung structure? That's the baby boomers. Tama? Baby boomers. Pag naman po yung mga interactive, that's the millennials. Sino naman yung participative? That's Gen X, okay? That's the Generation X. Pag sinabi naman sa board exam, sino ang nauna? Si Fort Santiago o si MacArthur's Landing? So, isipin agad na si Fort Santiago po yung pinaka-old dyan. Anong mnemonics natin? FUSMAC or FUSMA. Fort, UST, San Sebastian, and MacArthur's Landing. Malinaw yun? Yes. Next item tayo. Katangian ng mahusay na pananaliksik na sumusuri sa mga nakakalap na datos, partikular na sagot sa mga katanungan upang mabigyan ng wastong interpretasyon. Ito ay
you have to have an intelligent guest. Sa mga naaral nyo na pong mga konsepto, kailangan nyo pong alalahanin sila at isipin kung ano bang sagot dito. Sige nga, tingnan natin kung alala nyo. Is it empirical or critical na pagsusuri? Sige nga, is it critical na pagsusuri or empirical? Di ba katangian ng pananaliksik ito? Katangian ng pagsusuri ito? Tama? Sige nga. So, tingnan natin kung naalala nyo pa ang inyo pong mga inaral. Ayan, may sumagot ng empirical daw. Okay. Empirical. Critical na pagsusuri. Okay. Sige nga. Ano ang sagot dito? Ayan, inuulit ko ha. Pay attention sa akin pong mga sinasabi. Dahil kadalasan nang gagaling po sa aking mga sinasabi ang mga naitatanong, no? Ang mga kadalasan po nasasali sa board exam. So wag lang po mag-focus dito sa mga nakikita nyo sa akin pong presentation ha. Ang mga sinabi ko kasi ito yung ipapadrill ko sa iyo, okay? Sagot natin dito. Ating mga members, nakakapasok pa lang. Hello, shout out po sa inyo. Bilisan nyo lang po ang pagre-review, no? Medyo double time kasi po matagal-tagal po ang kailangan i-google po sa inyo pong pag-aaral, no? Kailangan lamang ng dedication. The last 30 days is short, but I hope you will make the most out of it. Okay? Sige, so ang atin pong mga members ay pumapasok na. Hi po! Ayan. And congratulations sa ating channel. Sa atin pong most viewed no, na live, we are top 3. Okay? Yung nakita nyo po, top 3 tayo the last time we checked. No? So, I hope no, this month or the next month, we will make it to the top. No? Subukan lang natin. Tulungan natin ang mga nag-self-review. Tulungan natin yung mga kailangan nila ang gantong mga pagkatuto, ang gantong mga review. Kasi hindi nila afford yung napakamamahal po na review centers. So, kailangan lamang na mag-focus dahil lahat po ng kaya kong ituro, na kaya ko pong ibigay, ibibigay ko sa'yo. So, wag mong isipin na, yung kaibigan ko, mayaman sila, nag-review center sila, hindi ako makakapag-compete sa kanila. I tell you, kaya natin silang talunin. Okay? Maniwala ka sa sarili mo. Yung mga inaral mo, idagdag mo lang itong mga inaral ko at bibigay ko sa'yo. You are more than enough to top or even make it no to the top notchers list. Okay? So, wag kang mag-isip dyan na medyo huli ka ng konti. No. Pag nag-effort ka at pag binigay mo lang lahat, ikaw po ang pinaka-ingredient kung bakit papasa ka sa board exam, hindi yung mga pinagmamalaki yung review center. No? It's not Sir Melvin also. It's you, the person on the mirror na inyo pong nakikita. Yan po ang pinakadahilan kung bakit papasa ka sa board exam. Hindi po plus points na nag-review center ka. Hindi po plus points na nag-Sir Melvin ka. It's not true. Okay? Walang plus points. Okay? So kahit hindi mo lagyan yan ng review center mo doon, kung wala naman talaga. Ang iba kasi sinusulat, Sir Melvin daw sila nag-review. Huwag po akong ilagay, okay? Huwag niyo na po akong ilagay. Hindi na po kailangan. Basta kailangan mo lang itap at ipasa to kahit nag-self-review ka. Tunayan natin yan sa inyo pong board exam ngayon. Pinatunayan ko na po yan sa past 11 seasons. 5th year ko na po ngayon sa aking pagtuturo dito ng nakalibre. At proud akong sabihin sa inyo na kaya nating makipag-compete doon sa mga nagtatap. At kaya mo rin, okay? Kaya mo rin. Tandaan niyo po yan. Silsil mo yan sa utak mo. Taga mo yan sa utak mo. Okay? Huwag kang inferior. Binigay ko lahat sa iyo. At pang 11th season na to, lahat ng mga naaral ko sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11th season, bibigay ko sa'yo. So, do not think you're unfair. Mali-mali. Okay, so ano sagot dito? We have very good ang mga nakakasagot, pero merong mga nagkakamali. Ano ba ang nagpapamali sa empirical dito?
Actually, pag sinabi natin sumusuri sa nakalap na datos, nakalap na datos, particular sa mga talatanungan, this is about empirical. Okay? Pero dahil binigyan po siya ng salitang wastong interpretasyon, this now points out to critical na pagsusuri. Okay? So again, pag kinanong to sa board exam, tingnan nyo lang pag may karugtong. Sinabi lang sa board exam, nakalap na datos, particular sa mga sagot sa talatanungan, sagot natin dyan, empirical. Pag dinugtungan, listen, ng wastong interpretasyon, that's critical na pagsusuri. Malinaw, palakpakan na may kasamang pagsigaw sa katabi mo. Sabihin mo, nakatama ako. Ayan, go. Nakatama ako. Very good. O, pag-usapan natin ang mga katangian, ang mahusay na pagsusuri. Pag sinabi natin, may proseso, isipin nyo, sistematiko. Again, pag may proseso, sistematiko. Okay? Pag naman po nagbabago sa wika, dynamico. Pag naman po arbitraryo, pinagkasunduan. Okay? Pag naman po organisado, that's sistematiko. May proseso, sistematiko. Ayan. Constant ang variable, kontrolado. Okay? Pag naman po datos ay maring i-verify, yung mga datos, empirical. Tandaan nyo po. Pag naman po bigyan ng tamang interpretasyon, that's empirical na pagsusuri. Okay? Pag naman po numerical na presentasyon, numerical statistics. Tama? Pag naman po scientific presentation, that's all about accuracy. Tandaan nyo po yan. Pag naman po likha na manunulat, that is original. Okay? Original. Okay? Drill lang natin, wala kayong makikita dyan. Pag sinabi natin likha na manunulat, ano nga yun? Original. Pag tamang interpretasyon, that's critical na pagsusuri. Pag naman po scientific presentation, ano nga yun? That's accuracy. Tama? Pag naman po statistics, numerical presentation. Pag naman po constant ang variable, kontrolado. Pag may proseso, sistematiko. Nagbabago, dynamico. Sistematiko, organisado. May proseso. Na pagkasunduan, arbitraryo. Ang datos ay maaring i-verify. Ano nga yun? Very good. That is empirical. Tama? Yes. Tingnan natin kung nasagot mo ba yun ng tama. O, bilis. Yan. Very good. Next. Very good. Yan. 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 Very good. Okay, nasasagot. Ayan. Sasabog na ang utak ko, sir. Pakibagalan lang. Do not worry. Bakit? Kasi kapag ni-review mo na to sa YouTube, mababagalan ka na sa akin. And ang iba sa inyo ngayon, times 2 na ang speed. Ginawa na akong chipmunk sa bahay. Okay? So again, huwag mag-alala dahil pwede nyo naman po itong mapanood ulit. At kapag pinanood nyo na po ito ulit, di ba, uulit-ulitin lang ni Sir Melvin to. Di ba? Ayan. Okay ba tayo dyan? Kaya pa ba? Yeah. Sir, pahiram ng utok sa 20, pahiram ng utak sa 29. Ayan. Of course, no? Do not undermine the power of brain mapping. Tandaan nyo po, during the board exam, pag nalilito ka sa sagot, just close your eyes. Sir Melvin will speak to you. I will talk to you. Remember that when you are listening to me from the very beginning of this review hanggang sa 27th, you will hear me talking sa inyo pong board exam. Napatunayan na natin yan napakaraming beses. Mumultuhin ko kayo. Ako ang nakilang multo sa board exam nyo. Kapag nahihirapan ka, just close your eyes, I will be there. Hindi kita iiwan hanggang September 29. At alam kong iiwan mo ako sa September 30. Okay lang yan. I-cherish natin ang last moments natin sa 29 of September. Okay? Ang atin pong last time na ako ay makakasama mo. At maghihiwalay na tayo after that, no? Alas 6, goodbye na. Pero sa mga oras, bago yan, hindi kita iiwan. I will be with you. Just, kapag nalilito, just close your eyes. Anong kaya ang sasabihin ni Sir Melvin kung ito yung isasagot ko? Ano kaya ang sasabihin ni Sir Melvin kung magkamali ako dito? Nalilito ako, hindi ko maalala. Just close your eyes. I will tell you what to answer. Tandaan niyo po yan. Next item.
Knowledge related to methods or operation which is goal-oriented, the goal being the actual performance of the task that requires skills such as knowledge is known as blank. Again, knowledge related to methods. Yan po yung pinaka-clue nyo. Sa board exam, hanapin yung pinaka-clue. Kahit gaano kahaba yung tanong dyan, may isang salita dyan na magli-lead sa inyo sa tamang sagot. Ano ang tamang sagot dito? Pinag-uusapan natin dito yung mga klase po ng pagkatuto or klase of knowledge, okay? Types of knowledge, okay? So, ano kaya ang type of knowledge na pinapatungkol dito base sa mga naaral nyo? Is it factual or procedural? Sige nga. Is it factual or procedural? Pili sa dalawa. Binigyan na kita ng choice. Sige nga. Oh, keep the comments. Hello po sa Taong Bayan sa YouTube. Ayan, thank you so much po sa inyo pong continued patronage, no? Thank you so much po sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you po, no? You help the channel continue its operation para po matulungan pa natin ang susunod pa na mag-take ng board examination. Thank you so much po sa mga hindi nag-skip ng ads. At para naman po sa nagsasabi, Sir Melvin, sorry po kasi kailangan ko pong i-download ang video nyo kasi walang signal sa amin pong lugar. It's okay. Okay? Just don't sell it. Dahil napakarami pong nag-upload ng aking video, yung mga binibenta daw sa mga review nila. So, that's too much naman. Okay? Pero yung mga i-download nyo yung video ko dahil walang signal sa lugar nyo, sa nayon nyo, it's okay. Okay? Para sa inyo to. I exist because of you. So, isipin mo na lang yan. Hindi mo utang sa akin ang mga natutunan mo. Ang pagpasa mo ng board exam, ikaw ang dahilan dyan. Supplemental lang po ako. Ginagawa ko to wholeheartedly para po sa inyo. So, kailangan lang just treasure the moments na kasama mo ko sa pagre-review na yan. Okay? Kung may asawa ka, ipaintindi mo naman. Baka po kasi nagagalit na yan. May mga nagchat-chat sa akin na asawa na ang asawa daw niya hindi na tumatabi sa kanya. Ang asawa daw niya, ako na lang daw ang laging kausap. Ang iba naman, nagchat-chat, mga bata, Sir Melvin, I hate you. Sir Melvin, hindi na ako makahiram ng cellphone. Ang iba namang asawa, sinasabi, Sir Melvin, ako na ang nagpapareview sa asawa ko dahil, pumasa ako dahil sa'yo. Okay din yan, di ba? Yung mga supportive na husband and wives dyan, very good kayo. Okay? Pero sa mga nagsiselos, huwag po. Tutuparin ko lamang po yung pangarap ng iyo pong partner. Okay? So, pahingi naman po ng puso dyan kapag okay ang relasyon natin dyan. Wala po bang nagagalit sa inyo sa akin sa bahay? O, wag lang pong lakasan masyado yung mga speaker kasi nakaka-distract din naman yan sa taong bayan, no? Baka napapariwara na sila sa mga ginagawa nila dahil ang lakas ng speaker mo sa bahay. So, hindi sila nagre-review, ikaw lang, tapos dinadamay mo sila. So, wag naman, okay? Mag-headset ka na lang. Ayan. Pahingi naman po ng puso dyan kapag tayo po ay malinaw at tayo po ay okay pa sa inyong end. And pa-share naman po, no? My only, tag dito, my only favor na hihingin sa inyo is kapag natulungan ka ng channel na to, kindly share the good news. Kindly share the live, each one reach one. Tulungan natin yung mga tingin nila hindi na sila papasa sa board exam. Tingin nila walang makakatulong sa kanila dahil mahirap sila. Let's try to help them. Okay? Tag them, mention them, i-share mo ito. Hindi mo kailangan mangutang para mag-review. Okay? Load. Di ba nakaka-load ka ng Facebook 10? O eto na yun. Ginamit mo panunood. Di ba? Kaysa man mag-scroll ka sa chismis. No? O, nakadalasan yun yung ginagawa nyo. Tapos sasabihin nyo, wala akong load for review. Pero may load for chismis. Ganun tayo eh. No? So next item tayo. Anong sagot dito? Medyo madaldal ako ngayon. Kasi malapit na ang board exam. Okay? So anong sagot dito? I am preparing my vocals. Charot! I'm preparing my vocals for the final coaching. Sasagot natin dito, it's procedural because of the method. Again, ang word dito, method, procedural.
Okay, types of knowledge tayo. Again, pag sinabi nating methods, procedural. Pag sinabi nating reflective, thinking about thinking, cognition, di ba? Pag terms, factual. Okay, pag facts na interconnected. Pag facts na interconnected, ang tawag dyan, idea or konsepto. Conceptual. Okay? I-drill natin. Pag interconnected facts, that's conceptual. Pag naman po terms, that's factual. Pag naman po reflective, thinking about thinking, learning how to learn, metacognitive. Pag naman po methods, that's procedural. O, makita natin ang na-drill natin. May nabasa ko one time, no? Sinabi niya, hindi pa lumalabas sa presentation, nasasabi na, sabi niya, ang gulo-gulo, hindi pa lumabas sa presentation, nasabi mo na. Ang tawag po dyan, ma'am and sir, ay mastery of the subject matter. Okay? Yung kahit walang presentation kayong nakikita, kayang magpadrill, kaya kang turuan, kayang ipamaster sa'yo ang konsepto. Pay attention to that. Okay? Kayo pong mga nanonood po sa mga online reviews, tingnan nyo po yung lecturer. Master ba niya itong tinuturo niya? Kaya ba niyang i-drill ito nang walang tinitingnan kahit ano? Kapag nagawa niya po yan, ibig sabihin master niya po yung konsepto. Master niya po yung subject matter. Makinig kayo dyan. Pero yung mga nagbabasa lang din lang po sa kanilang mga presentation, kung maliwala dyan, they're only also doing review like you. They're also doing what? Studying like you. Kasi nga po, ngayon lang din nalang nabasa yan siguro. Kailangang master ng lecturer ang kanya pong tinuturo para ang mga nakikinig, kaya nilang ma-fast forward ang kanila pong pag-review. Kasi kapag basa ka ng basa sa paragraphs dyan, makahaba. No, kailangan pong i-clip natin ng konti dahil hindi lahat sa atin malapad yung memorya. Mataas ang storage sa utak. Okay? Ang iba sa atin, 5 gigabyte nga lang tulad kay Sir Melvin. 5 gigabyte lang, 8 gigabyte lang. Yung mga magna cum laude, summa cum laude, sila yung mga 100, no, 1,000, no, 1 terabyte. Sila yung 512 ang storage. Tayong mga ordinary students, 8 gigabyte lang tayo. Pero huwag kang mag-alala dahil meron tayong mga pamamaraan paano ma-maximize ang 8 gigabyte na yan. Okay? So again, ang tawag po dyan, master sa kanyang ginagawa. Okay? Kailangang, di ba? You cannot give what you do not have. As teachers, you cannot give what you do not have. So, kailangan, master mo muna yung mga tinuturo mo bago mo ituro sa iba. Di ba? Kasi kung nagbabasa ka rin lang dyan, what's the difference between you and your students? Di ba? That's it. Again, interconnected na sub facts, conceptual. Pag naman po, terms, glossaries, details, that's factual. Pag naman po, reflective thinking, that's metacognitive. Okay? Pag naman po, methods, related to methods again, procedural. Okay? Procedural. So, i-drill natin ang inyo pong mga katangian sa mahusay na pagsusuri and the types of knowledge. Okay? So, again, atin lamang pong iba'y subject ha, itong drill, kasi magpapadrill naman po ako from the top later. Okay? So again, pag sinabi natin katangian ng mahusay na pagsusuri, go! Pag may proseso, ano nga yun? Sistematiko. Organisado, sistematiko. Nagbabago, dynamico. Okay? Nagbabago, dynamico. Pag naman po na pagkasunduan, arbitraryo. Likha ng manunulat, original. Constant ang variable, that's constant. Ano nga? Kontrolado. Constant, kontrolado. Statistical, numerical presentation. Tamang interpretasyon ang ibibigay mo. That's empirical na pagsusuri. Ay, empirical, critical na pagsusuri. Pag naman po ang datos na nakalap mo, pwedeng i-verify, empirical. Senses, di ba? I-verify through senses. Pag naman po, tinatanong systematico again, may proseso. Pag scientific presentation, ang nga yun, scientific presentation, that is accuracy. Again, that is accuracy. Pag naman po methods sa type of knowledge, procedural. Pag naman po reflective thinking, that's metacognitive. Learning how to learn, metacognitive. Thinking about thinking, metacognitive. Pag naman po glossaries and indices, that is factual. Pag naman po terms, factual pa rin. Pag interrelatedness of facts, that's
conceptual. Okay? Conceptual. Okay? Malinaw yun? Yes. Grand Old Man of Philippine Literature. Grand Old Man of Philippine Arts, Amor Sulo. Again, Grand Old Man of Philippine Arts, Amor Sulo. At ilang pumbalikan, di ba? Kasi kailangan na master mo. Di ba? Paglabas mo dito, dapat meron kang maalala. Grand Old Man of Philippine Arts, that is Amor Sulo. What about for the first Filipino painter? Damian Domingo. What about for the father of sculpture? That's Abueva. Pag naman po modern Philippine arts, Idades. Pag naman po Philippine arts lang, Tolentino. Malinaw yon? Yes. Pag naman po Ugoy Saduyan, Ugoy. From Anguno, di ba? San Pedro. Tama? Pag naman po Di Coco Natnat, Kayabyab. Okay? Mariang Makiling, that's Buenaventura. Okay? Buenaventura. The Greatest Generation, 1901 hanggang 1927. Paano i-memorize ang generations? LG, Silent Baby, X, Myza. Okay? Malinaw po ba? Yes. Next item tayo. Who is the known Lakambini ng Katipunan? Who is the known Lakambini ng Katipunan? Melchura, that's ina ng Katipunan. So, hindi siya Lakambini. Marcela Agoncillo, siya po ang asawa ni Felipe Agoncillo. Diba? Yung first Filipino diplomat natin. Gregoria de Jesus, asawa ni Bonifacio. Teresa Magbanua, that's Tagalog or Bisaya? Tagalog or Bisaya? That's Bisayan Joan of Arc kasi nga Banwa, di ba? Pag Tagalog Joan of Arc, kahabagan, di ba? Pag naman po Caviteño Joan of Arc, that is Cavite, that's Montoya, okay? Cavite, Montoya, Tagalog, Habag, Bisaya, Magbanwa. Sino naman po ang Mother of Philippine Red Cross? That's Tikson. Ina ng Biak na Bato. Tikson pa rin. Tandaan niyo po yan. Again, ina ng Biak na Bato. Tikson. Mother of Philippine Red Cross. Tikson. Ina ng Demokrasya. Cory Aquino. Ina ng Katipunan. Melchora Aquino. Lakambini ng Katipunan. Gregoria de Jesus. Asawa ni Felipe. Marcela Agoncillo. Anong nangyari kay... Anong ginawa ni Marcela Agoncillo? Tinahi ang matawat ng Pilipinas. Okay? Tinahi ang matawat ng Pilipinas. Next item. Ang dapat mabatid ng mga Tagalog ay akda ni... Oh, kaninong akda po ang dapat mabatid ng mga Tagalog? Sagot. Comments. Ayan. Hay na? Hindi po. Rizal? Mas lalong hindi. No? Bonifacio? Pwede. Del Pilar? Sige nga. Oh, is it C or D? Sagot. That's... Anong ginawa ni Haina? Fray Butud. Di ba? He's the first editor of La Solidaridad. First editor of La Solidaridad. Haina. Fray Butud. Haina. Tandaan niyo po yan, ha? Rizal. Oh, na-drill ko na po yan, no? Maraming beses na. Okay? Bonifacio. Si Bonifacio, medyo bihira, no? So, again, Bonifacio. Pag sinabi natin, ang dapat mabatid ng mga Tagalog, Bonifacio. Okay? Bonifacio. Pag naman po lupang tinubuan na short stories, that's Narciso Reyes. Pag naman po lupang tinubuan na poem, Jumapa. Diba? Nalito kayo last time kasi sinabi nyo, lubang tinubuan, Sir Narciso Reyes naman yan. Depende po. Pag story, that's Reyes. Pag naman po poem, that's Jumapa. Del Pilar naman po, siya po yung second editor of La Solidaridad. And siya po yung father of Philippine journalism. Okay? At siya din po yung Claridel, Dolores Manapat, Siling Labuyo, Pupdo, and yung Dasalan at Tuksohan. Sa kanya din po yung gawa. Okay? So, again, drill natin. Pili ka lang sa apat na yan, ha? So, may choices ka na dyan. So, ako magpapadrill ng tanong, may choices ka. Pumili ka lang ng Haina, Rizal, Bonifacio, Del Pilar. Okay? Sige.
Agapito Bagumbayan. Bonifacio. Pupdo. Del Pilar. Diego Laura. Aina. Laong Laan. Rizal. Agno. Rizal. Second Editor of La Solidaridad. Del Pilar. Father Philippine Journalism. Del Pilar. Fray Lucrasia. Del Pilar. Fray Butun. Haina. Dasalan at Tuksuhan. Del Pilar. Dekalogo ng Katipunan. Bonifacio. Ang Tilang Plebyo. Bonifacio. Dakilang Plebyo. Ang Dakilang Paralitiko. Mabini. El Verdadero Dekalogo. Mabini or the True Decalogue. Okay. Kartilya ng Katipunan. Labas tayo ng agad konti dyan. Kartilya. That's Jacinto. Ala Patria. Sagot! Ala Patria. Sampali ng katabi. Go! Ben, that's Emilio Jacinto. Okay? Ala Patria. Emilio Jacinto. Malino yun? Yes. Newspaper of the Katipunan. Kalayaan. Newspaper of the Propaganda Movement. La Solidaridad. Okay? Paano pinatay si Rizal na lang? Firing squad. Oh, baka itanong na naman yan. Okay? Next item. Pilosopong Tasio is a character in Nolimi Tangere personified by whom in reality? Is it Pasiano, Isagani, Elias, Ibarra? Ano bang ginawa ni Ibarra? Siya po yung main character ng Nolimi Tangere. Okay? Sino naman po yung nagsabi ng I die without seeing the dawn break to my homeland? That's Elias. Lumabas yan sa Bardisa. Sino naman po yung jowa ni Paulita Gomez na iniwan siya dahil rally siya ng rally. Student activist kasi ito, si Isagani, okay? Si Isagani po iniwan ng jowa dahil lagi siyang nagra-rally eh. So, sabi niya, wala akong bukas dito. Ayan, joke lang yun, no? Pero again, maybe isa yun sa mga dahilan ni Paulita, okay? So, that's Isagani, iniwan siya. Okay, kasi gusto talaga ni Isagani ng reforma. Yan. Si Pilosopong Tasio naman po, si Pasiano, ang kapatid, nakatatandang kapatid ni Rizal. Okay? That's Pilosopong Tasio. Main character ng Noli, Ibarra. Main character ng Elfili, that's Simon. Okay? Simon. Next item. What country is largest in Central Asia? What country is largest in Central Asia? A. India. B. Kazakhstan. C. Maldives. D. Russia. Sige nga. So, Maldives, maliit yan, di ba? So, hindi siya isa sa mga sagot. Saan ang sagot dyan? Which country is largest in Central Asia? Pag naman po Central Asia, Kazakhstan. Di ba? Central. KAC is Southern, di ba? Pag Southern, India. Di ba? Pag naman po Western, sino yung A? Arabia. Di ba? Pag East, China. Malinaw? Pag naman po Russia, Northern. KC is Southern. Di ba? O, ayan, no? KC is Southern. Di ba? Mahilig sa isaw si KC. Di ba, Chir? Teacher ka, di ba? Di ba, Chir? So, that is KC is Southern. Sagot? That's Kazakhstan. Oh, that's how we rationalize this. A point in the orbit of a body circling the sun that is closest to the star. Again, a point in the orbit of a body circling the sun that is closest to the star. So, this is a point in the orbit of a celestial body circling the sun na closest. Sun is a star, so do not be confused. It's a medium-sized star. So, closest to the sun daw. So, pag closest, palapit, di ba? So, palapit na ba ang bodies niya? Yes. So, that's, dahil sun, helion, di ba? So, perihelion. Ganun po yun, di ba? Pay attention sa pagkagawa ng salita. So, pag perihelion, palapit, di ba? Pag naman po pag A, ibig sabihin, lumayas na siya. Pag A, iniwan ka na niya. So, A, away. Di ba? A, away. Asexual, o di ba? Asexual, agnostics,
Oh, basta may afil yun, di ba? Anthracite, so away, di ba? Pag away, high, di ba? Malayo. Pag kuha nyo, that's how you interpret words. Kapag hindi mo sila na-encounter. So, morphology po ang tawag, no, sa ginawa natin. How words are being formed. So, let's pay attention. Pag palapit, perihil yun. Pag palayo, afil yun. Okay? Now, tanungin kita. Pag ang moon malapit kay Earth, ano naman po ang tawag? May palapit da pa rin, perigee. Pag away, away, that's apogee. Pag moon, G. Pag sun, helion. Drill tayo. Pag sun is, Earth is close to the sun, that's perihelion. Earth is away from the sun, that's aphelion. Pag moon is close to the Earth, moon is close to the Earth, perigee. Pag moon is away from the Earth, that's apogee. Ano sagot dito? It's perihelion. Very good. In what type of matter are atoms most tightly packed? In what type of matter are atoms most tightly packed? A. Solids. B. Liquids. C. Plasma. D. Gas. Tightly. The fourth state of matter is plasma. Okay? So, it's the solids. Okay? What is true about liquids? Tinanong last March. Ano daw ang true about liquids? It has definite volume. Tandaan niyo po yan, ha? Oh. Okay? So, it's letter A. Okay? It's letter A. It's regarded as Chaucer's great work in his book, Canterbury Tales. Again, it is regarded as Chaucer's great work in his book, Canterbury Tales. A. A story within a story. B. Horror and detective. C. Love and war. D. Selflessness and sacrifice. Sagot. Basa muna tayo ng comments. Iyan. Sumakit yung likod ko. Again po, pa-favor naman po sa mga nanonood, paki-share po ng ating live para po mapanood po ng mga nag-self-review nating mga takers ngayong September. Let's pass all together. Huwag kayong mag-isip na maraming papasa, aba, walang item sa DepEd, no? Your license is a ticket to the world. So you can go anywhere in the world. Filipino teachers are on demand. Tandaan niyo po yan. Okay? Tayo po ay masisipag. Tandaan niyo po yan. Tama ba? Yes. Tayo po ay magagaling magturo. Tama po ba? Yes. Tayo po ay mga pasensyoso. Tama po ba? Yes. Marami akong alam na sa United States, napaka-in-demand po ng ating mga teachers, lalo na po sa early childhood. Your license is a ticket to the world. Di ba? Sinabi, no? Meron sinabi eh na meron daw brain drain sa Pilipinas sa mga teachers. Hindi totoo yan. Napakarami pong pumapasa. Wala pang ang item yung iba eh. Di ba? Tapos, ang masaklap na realidad, walang item yung iba, pero ang DepEd, napakarami po ng estudyante at ang teacher isa lang. 60, 1 is to 60, 1 is to 45. Nangyari yan, di ba? Bakit hindi magdagdag? Sir, ang qualification, napakataas na po. Kailangan may master's units na daw. Hindi totoo na may brain drain. Ano ba yung brain drain, sir? Loss of skilled people, no? Yung mga may utak na tao, umalis daw ng bansa. Yung sa teachers, hindi totoo yan. Napakarami pong pumapasa. Sige, sasagot dito. Chaucer's Canterbury Tales, di ba? So, it is a story within a story. This is his magnum opus. This is his magnum opus. Okay? May sumagot ng letter D, selflessness and sacrifice. Ang maiisip natin dyan, pag selflessness and sacrifice, ang ating iisipin dyan, ang Tale of Two Cities. Tama? Ang Tale of Two Cities. Sino may sulat? Naalala nyo yung Tale of Two Cities? Okay. Hindi po, letter D ha. Ang akin pong sinabi, ang tamang sagot dito ay letter A. A story within a story. Okay?
Very good, no? Pag Tale of Two Cities, that's Charles Dickens. Ang kanya pong theme ay umiikot sa selflessness and sacrifice. Love and War, Leo Tolstoy, tama? Pag naman po, Horror and Detective, that's Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Annabelle, di ba? Yun yun. That's Horror and Detective Stories. So, the correct answer here is letter A. Okay, letter A. Last time na drill natin ang atin pong works of great works of literature. So, pay attention sa ating nakaraang video. Last Friday, panoorin niyo po siya, nandun siya sa YouTube. We paid attention sa great work of English literature. Okay, pag tinanong ka sa board exam, first great work of English literature, sagot Beowulf. Beowulf, okay? Next item. Two chambers combine into one, and the term almost always describes a governing body is called blank. A. Bicameralism. B. Unicameralism. C. Tricameralism. D. Parliamentarism. Sige nga, sagot dito. Two chambers combine into one, and the term almost always describes a governing body is called blank. Bicameralism, unicameralism, tricameralism, or parliamentarism. So, dito malalaman, yung mga taker na sinasabing, tama na sana, madali na sana yung tanong, hindi pa binasa ng maayos. Okay? Ano ang clue word? One, combined into one. So, that is unicameralism. Sabi mo, ay, oo nga. Mali ka na. Bawal mag-erase. Okay? Bawal mag-erase dapat. Huwag kang mag-erase sa let mo ha. Kasi po, ano eh, yung mental health mo, ang pahalagahan mo. Kapag nag-erase ka kasi, you will have a lot of tag dito, yung overthinking na ikaw ay babagsak dahil nag-erase. So, wag na. Okay? Nagtatanga-tanga ka eh, 'di ba? So pangatawanan mo na pagdating sa board exam. So kailangan mapagmatyag, matanglawin ka dapat. So the correct answer here is unicameralism. Pag naman po two chambers lang, that's bicameralism. Okay? Saan ang galing to? Sa Jones Law. Okay, during the American period. Okay? Late ko na nabasa yung one. That's the point sa board exam. Lilituhin ka nila sa mga items na babasa mo. So, kailangan ano lang talaga, maging yung skeptic no sa mga binabasa mo. Okay? Kasi sayang eh. Anong maiaalala mo sa parliamentarism? Lumabas to sa board exam. Dabatasang pambansa daw ay controlled ng executive. So, this is parliamentary government. Okay? This was during Marcos Sr. time. Okay? Marcos Sr. parliamentarism. Okay? Next item. Marcos regime. Tama. Ancient Greek fabulist and storyteller famous for writing a collection of fables known as Aesop's Fable. A. Homer. B. Aesop. C. Shakespeare. D. Chaucer. Sige nga. Sino daw ang sumulat sa Aesop's Fable? It's the person named Aesop. Okay? Of course, sino ang main character ng Hamlet? Hamlet. Tandaan niyo po yan ha. Sino ang main character ng Hamlet? Hamlet. Sino ang nagsulat sa Aesop's Fable? Aesop. Di ba? Aesop's Fable na nga. No? Si Homer po, lumabas siya sa board exam. He is a mythical geographer. Everybody say, mythical geographer. Pag naman po Shakespeare, ang pag-ibig ay hindi pag-ibig kapag nakakita ng pagbabago. Di ba? So kapag nagbago na yung mahal mo, ibig sabihin, hindi na yan pag-ibig. Okay? Pag Chaucer naman po, Canterbury Tales ang famous sa kanya, di ba? At ang kanya pong magnum opus ay a story within a story. Tandaan niyo po yan. A story within a story. O, sige. Magpa-segue tayo ng mga drills tungkol dito. No? Pag sinabi natin the longest epic, that's Mahabharata. Pag naman po, the longest, the greatest Indian writer, Rabindranath Tagore. The Bard of Avon, that's William Shakespeare. The father of English literature, that's Chaucer. Okay, Chaucer. Pag naman po, mythical geographer, that's Homer. Okay, pag
Indian sacred hymns. That's Indian sacred hymns, Veda. Pag naman po Indian sacred texts, that's Upanishad. Pag naman po Indian fable, Panchatantra. Indian Shakespeare, that's Kalidasa. Indian sacred book, that's Bhagavad Gita. Okay, or the Gita na lang. Okay, again, Indian sacred book, that's Bhagavad Gita. Okay, pag naman po Rubaiyat, sino nga ang author dyan? Umar Khayyam. Ano ang theme? That's grasp pleasure while you can. Again, grasp pleasure while you can. That is Umar Khayyam by Rubaiyat by Umar Khayyam. Okay? Pag naman po Gulliver's Travel, sino ang may sulat? Si Jonathan Swift, 'di ba? Ano ang kanya pong theme? Folly and stupidity. Okay? Pag naman po Ulysses, James Joyce. Tandaan niyo po 'yan. Ulysses, James Joyce. Okay? Next item. Extreme points of the Philippines. Hindi ko nagawan to ng tanong, no? So, pag tinanong ka, no, baka itanong din po sa board exam. Pag sinabing extreme points ng Pilipinas, sinabi, ano ang extreme point sa northernmost point ng ating bansa? Sagot natin, the Iami, okay? Iami Island. Iami or Yami Island. Pag southernmost point po, Tawi-Tawi. Pag eastern, Pusan Point. Pag western, Balabac, no? Balabac. So, diba? North, east, west, and south, no? Bakit tinawag na north, bakit tinawag na news po ang balita? Kasi ang news po nang galing sa north, east, west ang south. 'Di ba? Ang news na word, 'di ba? NEWS. 'Di ba? So ang balita nanggaling daw sa north, sa east, sa west, and sa south. Ang tawag diyan, news, 'di ba? So sir, ang hirap naman i-memorize niyan. So meron naman po na pwede niyong gamitin. Pesta man 'no, baulang no. No, ikaw na mahilig sa pesta kasi gusto mong mag-disco. 'Di ba? Marami sa probinsya 'to. Pesta man 'no, ang sabihin naman ng baulang no, 'no? Hindi ko alam. So pesta man 'no, baula ba. P, that's Pusan and Eastern. Okay? Pag naman po south, that is Tawi-Tawi. Okay? Pag Mavilis, that's north. Pag Baulambak, west. Baulabak. Di ba? Is naman, no? Baulabak. Simple as that. Wow! Di ba? P for Pusan. E for east. S for south, and T for Tawi-Tawi, okay? Ma for Mavilis, Yami Islands, and north, okay? Baulabac, west, okay? Replay ba to? Hindi po ito replay. Sir Nasal, of course, kailangan nating sagasaan, okay? Dahil nagpapadrill tayo ng boosters, okay? Yan, buti naalala niyo po. Yan, next. Mm-hmm. Republic Act 10533 or the Enhanced Basic Education Act of 2013 said or states, the state shall establish, maintain, and support a complete, adequate, and integrated system of education relevant to the needs of the people, the country, and the society at large. This answers the call for bilang A, solving unemployment rate, B, basic education, C, reducing crime rate, D, salary increment for teachers. By the way, ang ating salary, mag-i-increase siya every 3 years. At before ka mag-retire, mag-increase siya ng one salary grade. So, anong sagot dito? It's letter B, basic education for all. Okay, next. In the levels of proficiency, 79 belongs to blank. Again, in the levels of proficiency, 79 belongs to blank. A, beginning. B, developing. C, advanced. D, approaching. Sagot. Ito, pag tinanong sa board exam ulit,
Sabihin mo, thank you, Sir Melvin. Sa bawat tanong na makikita nyo sa board exam na atin pong na-review at na-drill, whisper the word, thank you, Sir Melvin. Sa sagot dito, it's... O, di ba, ang inisip nyo lang agad is yung 75 to 79 na fairly satisfactory. Eh, ang ginamit dyan, hindi. Beginning, developing, advanced, approaching. So, ano ang tamang sagot? Is it A, B, D, or C? Ay, sir, pakitanggal mo na yung nakaharang. Meron po ba? Ay, eto. Okay. Sorry po. Ayan. So, next. Developing daw. Okay, sige. I-drill natin, ha? So, pag sinabi natin, did not meet expectation, yun po yung below 75. Diba? Did not meet expectation below 75. Ano ang grado na pwede mong ibigay sa bata na pinakamababa na talaga? 60. Okay? Pwede mo bang ibagsak ang bata na dahil sa absences? Yes, kapag 20% sa number of school days na ang kanyang absent. Okay? So, ang developing naman natin ay ang 75 to 79. Ang tawag dito is fairly satisfactory. Developing or fairly satisfactory. Pag naman po 80, that is approaching pa lang. Okay, again, 80, approaching. Ang ibang tawag dyan, satisfactory, approaching or satisfactory. Pag naman po tinawag nating 85 to 89, that is ano na, is it advanced? No, it's proficient pa lang. Okay? Proficient. Sino ba yung mga advanced? Sila po yung 90 and up. Okay? 90 and up. So atin pong i-drill, ha. Bigyan mo ko ng levels of proficiency muna bago yung descriptor. Okay? Proficiency muna tayo. Okay? Sige, pag sinabi kong 79, that is developing. Pag sinabi kong 73, beginning. 74, beginning. 75, developing. 85, proficient. Okay? Pag 84, approaching. Okay? Pag 83, approaching. Pag 80, approaching. Pag 90 and above, advanced. Pag 89, proficient. Okay? So, those are the proficiency. Pag-usapan naman natin ang descriptors sa ating grade. What's the lowest grade you can give the child? 60. Okay? Pwede mo ba siyang ibagsak kapag ang kanyang absent ay lagpas 20% na sa total number of days? Yes. Okay? Pag naman po 80, satisfactory. Pag naman po 84, that's very satisfactory. No, it's satisfactory still. Okay? Pag naman po 85, very satisfactory. Pag naman po 75, fairly satisfactory. Kapag naman po 90 and above, that is, ano yan? That's outstanding. Okay? Outstanding. Lumabas ang balik sa 80, that is satisfactory. Okay? Now, tanong, sir, paano ba i-identify ang honors sa ating klase? You just have to see if it's 90, ibig sabihin kasali siya sa with honors, okay? 90, may ano kasi yan, may bracketing. So again, 90 po ang benchmark, di ba? So pag 90 with honors, okay? And then I think 98 to 100, that's the with highest honors. Okay? So that's it. No, let's go. Yeah. The first father of taxonomy was, eto, no, maraming tatalo dito. First father of taxonomy, pag first father, it's Aristotle, di ba? Yung plantae and animalia lang, o di ba? Sa board exam, tinanong, how many levels? 8 levels, di ba? Pag tinanong naman, ano yung order sa levels, sagot lang natin dyan, di ka papasa causes your family's great sadness. Domain, kingdom, phylum, di ba? Di ka papasa causes class. Order, di ba? Hindi ka pa sa causes or family's great sadness. So that's the first father of Philippine taxonomy, it's Aristotle. Pero kapag yung binago, 5, that is Carl Linnaeus. Okay? Carl Linnaeus. Pero dito, sagot natin, Aristotle. Okay? Si Charles Darwin naman po, siya yung father of
natural selection. Pag naman po Fleming, penicillin. How is penicillin being discovered? Accident. Ano ibig sabihin ng accident? Serendipity. Malinaw yun? Yes. Next item. What poem of Rizal tells us how beautiful the Philippines is and how Rizal wants us to learn from the past and see the truth about how the world view us? A. Ala Patria. B. Mil Tema Adios. C. El Verdadero de Calugo. D. Dasala na Toksuhan. Alam niyo ang Pilipinas ngayon, no? Ewan ko kung eto lang ba yung observation ko o naka-observe nyo rin. We don't learn from our history talaga. Kita nyo na ang pangyayari po sa politika natin ngayon ay still about Bonifacio and Aguinaldo. No? Parang ginawa lang din ni Bonifacio and Aguinaldo ang mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Napakalungkot. Ang totoong mga pangyayari po sa ating, I mean, totoong pangangailangan ng taong bayan, hindi na natutugunan, di ba? Yung basic needs, no? Yung bigas na dapat sana ay medyo babaan, yung pamasahe, babaan, yung alam niyo ba? Noong pre-pandemic, ang kilo po ng saging sa amin ay 40 or 50 or 50 to, pinakamahal 60. Alam niyo ba ngayon, 100 na ang per kilo? Tapos ang itinaas ng sweldo, eh, sentimo lang, or piso, or 20. So, kita nyo, bawat commodity tumaas. Ang pamasahe sa amin, noon, 8. Noong pre-pandemic, naging G's pa nga yun. Ngayon, hala, naging 50 pesos. No, ang iba, napakalapit, 1 kilometer lang, 20 pesos ang minimum. We don't really learn, no, from our history. Nakakalungkot. Sino mo nag-iingon? Mga broad na lang ta. Mura dito sa Thailand. Kita nyo, yung mga totoong pangangailangan ng tao, no, isa 'di ba sa LTO ngayon, meron na naman silang dakpin ang mga nag-improvise ng plate number na walang mga authorization. Di po ba ang plate number kayo magbibigay niyan? Kasalanan ba ng mga may sasakyan o may mga motor na walang plate number sila, gumawa na lang sila ng improvise para at least may identification yung motor nila, ihuhulihin. 'Di ba? Trabaho nyo naman. Ngayon, ang nangyayari, tayo pa ang kukuha ng mga authorization to use improvised plate. Diba? Tayo na nga yung hindi binigyan ng plate number, kukuha pa tayo ng authorization from them para gagawa tayo ng identification ng ating doble po ang pahirap. Yung mga ganyan. Simpleng bagay pero napaka mahalaga sa ating mga Pilipino. Diba? Lalo na tayo mga common na tao. So now, let's go back here. Yes. Ala Patria, this is, sino sumulat dito? This is Emilio Jacinto. Dasala na Tuksuhan, Dil Pilar. El Verdadero de Calugo, that's Mini. Okay? Mabini. Okay? Mi Ultimo Adios, this is the only choice na kay Rizal. Okay? So, hindi tayo mahihirapan na sumagot dito. Okay? Again, mi ultimo adios. This is from Rizal. Okay? Kahit hindi mo na alam na sinabi niya patungkol sa maganda ang Pilipinas and how Rizal wants us to learn from our past. Eh, wala naman pong sinulat si Rizal na iba dyan, kundi mi ultimo adios lang. Now, mi ultimo adios, sonnet or elegy? Once and for all, it's an elegy. Okay? So, listen to that. It's an elegy. Okay? Ayan. Next item. The film Aladdin merged two stories from Blanc, a collection of Arabic folk tales brought to the West in the 1700s. It's Arabian Nights, it's Book of the Sons, it's Bhagavad Gita, or it's Indra Patra. Indra Patra po, this is a Maranawan epic.
In the Mindanaoans, di ba? For the Mindanaoans. So, sino sumulat po ng Indarapatra at Sulaiman nga? Comment nga sa comment section kung sino sumulat po sa Indarapatra at Sulaiman. Yung mga nakakaalam natin kababayan dyan. Sino? It's? Wala, wala. Okay. Walang nakatama. It's Del Valle. Di ba? Bartolome Del Valle. Okay? Indarapatra Sulaiman. It's a Maranawan epic in the Mindanao. Bhagavad Gita naman po, this is the sacred book of the Hindus. This is in India. Pag Book of the Suns, this is Confucian. Okay? Pag Arabian Nights, this is the book na atin pong pinapatungkulan. 1001 Arabian Nights. It's letter A. Okay? Ayan. Pag Indarapatra, Bartolome del Valle. Okay? Next item. Kapag ang pares ng panlapi ay kinakabit sa unahan at tulihan ng salitang ugat, ito ay blank. Kabilaan, laguhan, panlapi, gitlapi. Ito, hindi nawawala sa board exam to. Sasabihin ko na lang sa inyo. Okay. Again, ikinakabit sa unahan at tulihan, that is kabilaan. Pag naman po ikinakabit sa unahan, gitna at tulihan, that's laguhan. Pag nasa unahan, unlapi. Pag nasa gitna, gitlapi. Pag sa hulihan, hulapi. O, tinatanong sa board exam, pinagsumikapan. Sagot! Laguhan. Very good. Pinagsumikapan? Laguhan. Very good. Next item. Potential energy is to battery as moving electric fan is to energy. This is an analogy. So you have to follow the logic. Potential is to battery as moving electric fan is to kinetic. Oh, ano bang counterpart kasi ng potential? Di ba? Kinetic. Okay? Kinetic. That's letter baby. Next item. Before the coming of the first settlers from the neighboring Asian countries, the earliest occupants of the Philippines were the Blanc. A. First settlers daw. A. Indones. B. Negritos. C. Malays. D. Tabon. It's... Sinong nauna? Down men. Pero umalis din sila agad. Sino po ang nagsettle? Aitas or Negritos. Kaninong theory? Wave migration theory. Sinong sumulat? Otley Bayer. Ano yung isang theory? Core population theory. Sino, anong pinaniniwalaan? Evolution. Sino ang pinakasikat dyan? F. Landa Hukano. Tama? Yes. So, sagot natin dito? Negritos. Next item. Queen Elizabeth II is the English monarch with the longest blank. Rain, 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 rain. Oh, ano sagot dito? Etong letter C, lumalabas din to sa board exam. Tandaan nyo, etong letter C, lumabas din to sa board exam. Ang salita lang nahahanapin nyo, horse. Okay? Kabayo, horse. Rain. Okay? Pag naman po may G na rain, that's government related. Okay? That's tenure. That's a rain. That's a regime. That's letter baby. Okay? Uy. Paong lagi at ko. Okay? Okay pa ba tayo dyan? Kaya pa ba? So, that is letter B. B ba? Yes. The right to demand the physical presence, that's habeas corpus. The right to security, that's amparo. Okay? The right to privacy of information, that's habeas data. What about for the right to live in a healthy and safety environment, that's writ of kalikyasan. What about for the right of the accused? That's Miranda. I mean, right of the arrested person, that's Miranda rights. Di ba? Binabasa yan. Right of the people to run for public office, that's political rights. What about for right to happiness? Civil rights. What about the right to vote? Suffrage. What about for the enumeration and declaration of your basic human rights? That's the Bill of Rights. What about for the extended maternity leave? That is statutory rights. Malinaw po ba yun? Yes. Next item. The epitome of traditional Filipino. Ikaw ba tin? Hindi to ikaw. No? Competitive na mga babae ngayon. Palaban na sila. Okay? Lumalaban na sila at hindi na sila submissive. Hindi na sila obedient. Hindi na sila meek.
sila po ngayon ay palaban. Tama po ba? Ayan, huwag magpa-under sa mga mister, okay? Break the generational trauma, sabi nila. No? So, kailangan pantay na. Pag lumabas sa board exam to, pantay daw. Babae o lalaki, bakla o matanda, bata o mataba. Ano daw? Egalitarianism. Tandaan niyo po yan ha. Egalitarian. Okay? Malinaw yan? Yes. Who is Monica? The first wife of Bonifacio. Okay? Again, Monica is the first wife of Bonifacio. Tama po ba? First wife of Bonifacio, it's Monica. Malinaw? Pag naman po Gregoria de Jesus, second wife ni Bonifacio, at siya po yung lakambini ng Katipunan, and inihabilin siya kay Holy Nakpil. Eto, pag nasagot mo to, chismosa kang talaga. Sino po ang unang asawa ni Emilio Aguinaldo? Sino po ang unang asawa ni Emilio Aguinaldo? Sagot! Sa mga taga Cavite dyan, alam to. Sino ang unang asawa ni Emilio Aguinaldo? Lumabas po yan. Yan. Sige nga, unang asawa ni Emilio. Let's. Hindi po si Maria Clara. Grabe naman kaya. It's Hilaria del Rosario. Very good, Hendrix. Hilaria del Rosario. Okay? Sino po si Maria Clara? Siya yung sagot dyan. Okay? Sino po ba si Leonor Rivera, the greatest love of Rizal? Sino po ba ang first love ni Rizal? Si Segunda Katigbak. O, siya po yung Segunda na first love. Sino naman po yung ginamitan ng sikretong malupit pero pwedeng pabulong? Yung knowledge ni Rizal all about chemistry. Diba? Yung itapat mo muna sa ilaw bago makita ang mensahe. Kasi nga po, nililigawan pala ni Rizal si Leonor Rivera at si Leonor Valenzuela para hindi siya mahalata habang ginamitan niya ng sikretong malupit pero pwedeng pabulong. It's Valenzuela. O, iba ka rin Rizal, di ba? Iba ka talaga Rizal. Next. The educated Filipinos who led the reform movement during the Spanish regime is Ilustrados. Sino mga mestizo? May dugong banyaga. Sino naman po yung mga Indio? Sila po yung mga natives. Okay? Ano ang ating mnemonics dito? Pimpi. Pimpi. P-I-M-P-I. Okay? Peninsulares. Yung mga true-blooded Spaniards born in Spain. Mga insulares. Diba? Yung isa sa Gumburza. Insulares naman po siya. Insulares po meaning sila po ay Espanyol na isinilang dito. Okay? Sa Pilipinas. True-blooded sila pero dito lang sila isinilang. Pag naman po principal, ya, sila po yung mga educated, mga enlightened. Tama? Tama, Melvin? Yes po. No? Pag natives, Indio. Tinatanong sa board exam, sino sa mga sumusunod ang hindi insulares? I mean, hindi ilustrado. Sino sa mga sumusunod ang hindi ilustrado? It's Bonifacio. Okay? Pero for me, ha, Bonifacio is ilustrado. Pero again, dahil nga po sa let ay si Bonifacio ay hindi ilustrado, you answer Bonifacio. Kasi ang apat na choices lamang doon ay ang triumvirate at si Bonifacio. Sino yung triumvirate na pinapatungkol ni Sir Melville? Lumabas sa board exam. Triumvirate, Haina del Pilar, Rizal. Triumvirate, Haina del Pilar, and Rizal. Okay? So, next item. The measure of a system's energy that is unavoidable of using useful work is called entropy. Again, nasagot dito, entropy. Next, association between an orchid growing on a mango tree. So, orchid on a mango tree, that's commensalism. Okay, pag naman po mango tree and avocado tree, competition. Pag naman po nag-benefit kayong dalawa ngayon, sabay kayong nanonood kay Sir Melvin, nagpa-participate, nagpapaluan ng unan, sana all. That's mutualism. Grazing naman po, ito yung kalabaw na kinain ng damo. Di ba? Tumubo. Hindi naman tayo tumubo lang. Pag predation naman po, may na-harm at walang namatay, pero may nag-benefit at may na-harm. Predation. Okay?
parasitism. Ang predation may namatay. Okay? Next item. Drill from the top tayo. Okay ba? Mutual benefits tama. Yan. So bago yan, no? For those who are inquiring for the final coaching, mag-message lamang po, hintayin lamang po ang reply ni Sir Melvin, okay? At kapag nag-reply ako, process lang po agad kasi napakarami po ng mensahe na akin pong kailangang atupagin. So kindly process po agad para ma-add kita agad and matik na ikaw po ay makaka-access na agad sa final coaching na ating gagawin sa darating po na September 11. Ang majorship natin magsisimula na po sa ngayong Monday. Okay? September 2. So, that will be 2 to 9. Iba't ibang majorship po yan. Isasalang natin. And then, for 11 to 27th, Sir Melvin will handle the deal. Okay? So, kailangan lamang po nasabayan, i-prepare ang sarili. Mas mahirap ang final coaching ni Sir Melvin kaysa sa actual. Tandaan niyo po yan. Okay? So, let's drill from the top. Tama ba? Ayan. Sir, pag sa YouTube, automatic na ba? Pag final access po ang inyo pong, tawag dito, ang inyo pong clinic, final access po ah, lahat po automatic na yan. Okay? Again, final access. Okay? Thank you sa ating mga super sticker senders na mga generous talagang nag, participate. Thank you so much po. Ayan. Thank you, Ma'am Gwerlin, sa 125 pesos po. Thank you, Ma'am Janilyn, sa 50 pesos. And yes, thank you sa ating mga bagong members. Now, drill from the top tayo. Again, join the final coaching and please message the people na gusto mong pumasa sa board exam. Sabihin mo, mag-join sila dito at manood sila at sisiguraduhin natin hindi kita ipapahiya sa pag-recommend mo sa ating drills na ginagawa dito. We will try our... Bakit laging namamatay ang ilaw? Ang ilaw po ay laging namamatay. Ayan. Oh, so, tabi-tabi po. Kami muna. Tutulungan ko muna po itong aking mga nangangarap na estudyante. Sige, drill from the top tayo para po matapos na tayo, okay? So, again, itest mo lang po yung sarili mo ha kung ikaw po ba ay kaya nang makasabay, okay? Basta pag hindi nakasabay, wag lang po ma-frustrate sa sarili. You just have to be patient lang kasi pwede naman naman po itong mapanood right after the live. Punta lamang po sa YouTube, okay? Si Sir Melvin, i-search mo lang po pangalan ko doon. Nandun po ito sa YouTube agad. Okay? So, drill tayo from the top. Malinaw? Okay na ba? Kayo pa ba? Kumusta na po ang mga utak natin? Gumagana pa ba? Let's go! Pamasa ba? Yes. Pag tinanong ka sa board exam, Mariang Makiling, sino po sumulat? Buenaventura. Pag Coconut-Nut, sino po sumulat? Kayabya. Very good. Pag naman po tinanong ka, Grand Old Man, sino po? Grand Old Man. Naalala mo? Amor Sulo. Okay? Planting Rice, sino nga yun? Amor Sulo. Okay? Pag Modern Philippine Sculpture, sino nga yun? Napoleon Abueva. Pag naman po, First Filipino Painter, Damian Domingo. Tama? Pag Modern Philippine Art, sino nga yun? Idades. Pag Father of Philippine Art, sino nga yun? Guillermo Tolentino. Okay? Pag Generations, anong mnemonics natin? LG, Silent Baby, X, Maiza. Okay? Pag grabe ang honor nila, that's the greatest generation. Okay, pag naman po, virtual ang pagkatuto, that's the alpha. Tandaan niyo po yan, real time, that's the alpha. Okay, pag naman po, tinanong ka sa board exam, ano ang order ng mga edifices na to? Anong mnemonics natin? FUSMA. F for Ford. U for UST. S for San Sebastian. Last is MacArthur. Okay, naalala niyo? Yes, pag naman po katangian ng pagsusuri tayo, pag sinabi nating wastong interpretasyon, ano yan? Critical na pagsusuri. Pag naman po mga datos ay verify, that's empirical. Likha ng manunulat, that's original. Nagbabago, dinamiko. Sistematiko, may proseso. Napagkasunduan, arbitraryo. Sa wika po yun ha, integrate lang natin. Okay, pag scientific presentation, that is accuracy. Okay, pag naman po constant, kontrolado. Pag naman po numerical na presentasyon, statistical mode. Tama po ba?
Yeah, pag sinabi naman po nating types of knowledge, pag sinabi nating methods, procedural. Pag sinasabi nating reflective, metacognitive, thinking about thinking, metacognitive, terms, factual. What about interconnectedness of our facts? That's idea or conceptual. Tama po ba? Idea or conceptual. Okay? Pag sinabi naman natin, mga babae tayo, ina ng demokrasya, Cory Aquino, Magbanwa, Bisaya John of Arc, sino naman sa Tagalog, Kahabagan, sino naman sa Cavite again, Montoya, ama ng demokrasya, Andres Bonifacio, Lakambini ng Katipunan, Gregoria de Jesus, first wife of Emilio Aguinaldo, Hilaria del Rosario, first wife of Andres Bonifacio, Monica, wife of Felipe Agoncillo, Marcela Agoncillo. Sino nagtahi? Marcela Agoncillo. First Filipino diplomat, Felipe Agoncillo. Tama po ba? Yes. What about for the leper spy? Baka itanong. Leper spy. That's Josefina Guerrero. Again, leper spy, Josefina Guerrero. Ina ng Katipunan. That's Melchora Aquino. Okay? Ang dapat mabatid ng mga Tagalog. Sino sumulat? Ang dapat mabatid ng mga Tagalog. That's Bonifacio. Okay? Pag first editor of La Solidaridad, Haina. Second editor, Del Pilar. Sino ang gumamit ng Laong Laan at Imas Alang? Jose Rizal. Agapito Bagumbayan, Andres Bonifacio. El Verdadero de Calogo, Mabini. Utak ng Katipunan, Jacinto. Alapatria, Jacinto. Kartilya ng Katipunan, Jacinto. Dekalogo ng Katipunan, Bonifacio. The Great Plebeian, Bonifacio. The Father of Philippine Journalism, Del Pilar. Dasalan na Tuksuhan, Del Pilar. Fray Butun, Haina. Diego Laura, Haina. Newspaper of La Solidaridad, Newspaper of Propaganda Movement, La Solidaridad. Newspaper of Katipunan, Kalayaan. Malinaw ba yun? Yeah, sino si Pilosopong Tasio sa Real na Buhay? Pasiano. Sino naman po yung jowa ni Paulita Gomez na iniwan niya dahil lagi na lamang pong nag-rally? That's Isagani. I die without seeing the dawn that breaks to my homeland. Ilias. Sino ang main character ng Noli? Ibarra. Sino naman sa Elfili? Simon the Javeler. Diba? Pag tinanong ka naman sa board exam, ano ang largest country in the East? China. The largest country in the world? Russia. The largest country in Asia? China. Bakit hindi Russia, sir? Kasi ang Russia, geographically, okay, nahati pa rin siya dyan sa Europe at Asia. Okay? Pag naman po North, Russia. Pag naman po Central, Kazakhstan. Pag naman po South, India. That's Casey Isao Chern. Famous ba ang India sa mga bagay-bagay? Yes, pag-usapan natin kung ano yung related sa India. Pag naman po, saan ang galing ang civilization sa India? Indus River. Ang kanilang pagsulat, Indus Script. Ang kanilang pong sacred hymns, Rig Veda. Ang kanilang sacred texts, Upanishad. Ang kanilang pong Indian Shakespeare, Kali Dasa. Ang kanilang pong sacred book, Bhagavad Gita. Ang longest epic of the world, Mahabharata. The greatest Indian writer, Rabindranath Tagore. Okay, pag naman po in Indian fable, Pancha Tantra. Again, Indian fable, Pancha Tantra. Ayun, hinihingal ako ha. Ayun, pag naman po yung sun yung earth malapit sa sun, that is palapit, perihelion. Pag ang earth malayo sa sun, aphelion. Pag ang moon malapit kay earth, palapit, perihelion. Ang moon away from the earth, that's apogee. Okay, perigee, apogee, perihelion, aphelion. Diba? Pag naman po, ano ang true about liquid na tinanong sa board exam last time? It's liquid has definite volume. Pag tightly packed ang kanya pong atoms, that's the solid. What's the fourth state of matter? That's plasma. Okay? Plasma. Pag naman po tinanong,
The first great work of English literature. Sagot mo, Beowulf. Okay, pag naman po, Tale of Two Cities, ano ang theme? Selflessness and sacrifice. Sino sumulat? Charles Dickens. Siya po ang master of all colors. Tama? A master of local colors. That's Charles Dickens. Okay, pag naman po, ano ang theme ng Hamlet? To be or not to be. Anong meaning ng to be or not to be? Indecision. Okay, pag naman po, ano ang theme ng... Sino main character ng Hamlet again? Hamlet. What is the longest play of Shakespeare? Hamlet pa rin. Okay, what about... Ano ang theme ng Macbeth? Man's overwhelming ambition for power. Marami sa mga tao na gusto talagang maging makapangyarihan, lalo na sa Pilipinas. No? Pag naman po, tinanong ka, Merchants of Venice, ano ang theme? That is, mercy is spontaneous and freely given. That's metaphor, di ba? Mercy is spontaneous and freely given. Okay, pag horror and detective, Edgar Allan po. Pag love and war, Leo Tolstoy. Okay, pag ala, a story within a story, that's Canterbury Tales, magnum opus of Chaucer. Okay? Chaucer. Malinaw? Yes. Pag naman po, one ang lawmaking body. That's unicameral. Pag naman po, two, bicameral. San yan galing? Sa Jones Law. Okay, pag-usapan natin yung mga batas-batas sa mga Amerikano. Modernization of classroom sa Pilipinas. That is Gabaldon Act. Partial free trade. Payne Aldrich. Full free trade. Underwood Simmons. What about for 10-year transition, may independence na tayo? Tidings MacDofilo. Parity rights. Bell Trade Act. Again, parity rights. Bell Trade Act. Okay, yun po yung dapat yung isaulo sa inyo pong mga American period. Okay, again, pag tinanong ka naman po sinong sumulat sa Aesop's Fable, that's Aesop. Tandaan nyo po yan. Aesop's Fable, Aesop. The mythical geographer, sino nga yun? Si Homer. Okay? Homer. Mythical Homer. Ano nga yung theme ng Rubaiyat? Baka makalimutan natin. Rubaiyat, it's grasp pleasure while you can. That's from Omar Khayyam. Tama? Yes. Pag naman po tinanong ka sa board exam sa extreme points of the Philippines, ano ang isasagot mo kapag sinabing north? That's Mavulis. Pag naman po south, that's Tawi-Tawi. Kapag naman po Balabac, saan yan? Sa west. Kapag naman po Pusan Point, sa east. Kapag nahihirapan ka, anong mnemonics? Pista, mano, baulang na. Diba? Pista, mano, baulang na. Diba? Ayan. Okay pa ba? Sige, pag-usapan naman natin yung mga grades natin. Naalala nyo pa? Pag sinabi kong levels of proficiency, sabihin nyo beginning, developing, approaching, proficient, or outstanding, or advanced. Pag sinabi kong 90 and up, advanced. Pag 74 below, beginning. Pag sinabi kong 75 to 79, that's still developing. Okay, pag naman po 80 to 84, that is developing, approaching. Okay, approaching. Pag naman po 85 to 89, that is now proficient. Okay? Ang lumabas sa boarding sa one time, 90. Ano yun? Advanced. Advanced. Okay? Pag descriptor naman tayo, ano yung pinakamababang grado ng bata? 60. Okay? Pwede mo bang ibagsak ang bata dahil sa absences? Yes. Kapag 20% sa total ang kanyang absences. Okay? Pag naman po 80, satisfactory. Pag naman po 75 to 79, fairly satisfactory. Pag naman po 75 below, did not meet expectations. Okay? Pag naman po 89, that's very satisfactory. Pag naman po 90 and up, that's outstanding. Okay? Outstanding. The first father of taxonomy, Aristotle. The modern, Carl Linnaeus. How is penicillin being discovered? Serendipity or accident. Nino? Ni Fleming. Okay? Ni Alexander Fleming. Okay? Father of natural selection. Sino nga yun? Charles Darwin. Okay? Charles Darwin. So, papasa ba? Kaya bang itap ang board exam? Ayan. Kaya pa ba? Yes, babe. Hihinga muna ako. Hindi pa tayo tapos. Okay? Oh! Ayan.
Patuloy tayo eh. Medyo hiningal ako eh. Ang traffic ang utak ko. Wala nang maitanong na susunod. Hindi ko na maalala yung iba. Ayan. Ayan daw, sir. Okay, lumalaban pa daw. O sige, sino ang sumulat sa Indira Patrat Sulaiman? Sino sumulat ng Indira Patrat Sulaiman? Si Del Valle. Bartolome sino? Del Valle. Sino naman po ang sumulat sa Book of the Suns? Si Confucius. Okay, si Confucius. O, pag-usapan natin yung gitlapi-lapi-lapi. Ha, una at hulihan, kabilaan. Sa una lang, unlapi. Sa hulihan, hulapi. Sa gitna, gitlapi. Kapag nasa una, huli at gitna, that's laguhan. Anong board examination question? Pinagsumikapan, that's laguhan. Okay? Pag sinabi namang potential is to battery, kinetic is to moving electric fan. Very good. Okay? Again, moving electric fan is follow the logic lamang po pag ganun po yung tanungan. Okay? Pag naman po sinong nauna sa Pilipinas, that's the down men. Pero, umalis din sila agad. Sino nag-settle talaga? Ang Negritos. Okay? Anong theory? Wave migration theory. Sinong proponent? Oatley Bayer. Ang core population theory, ano yun? Yung naniwala sa evolution. Sino naman po ang proponent doon? F. Landa Hukano. Okay? Ano ang ating social classes during the Spanish period? That's PIMPI. Peninsulares, isinilang sa Espanya na Espanyol. Ang insulares, dito na mga Espanyol. Ang mga ilustrado, mga may pinag-aralan ng mga Pilipino. Yung mga native, Indio. Sinong hindi kasali sa ilustrado? That's Bonifacio. Okay? Pag naman po, Queen Elizabeth's reign or reign or reign or reign. Ano? May Gina reign. Tama? Pag naman po, reign for horse. R-E-I-N. Tandaan niyo po yan. Pag horse, R-E-I-N. Malinaw po ba? Yes. Okay? Pag rights naman po, right to be happy. Civil rights, right to security, amparo, right to due process, corpus, right to have love life. That's natural rights. Okay, right to run for public office. Lumabas yan sa board exam. Political rights. What about for the right to live in a healthy and safety environment? That's right to kalikasan. Okay, pag right to privacy of information, that's habeas data. Tandaan nyo po yan. Okay, declaration of human rights, that's bill of rights. Pag naman po extended maternity leave, statutory rights. Okay, statutory rights. Pag right to vote, suffrage. Pag tinanggalan ka ng karapatang bumoto, that's disenfranchised ang tawag sa'yo. Okay? Disenfranchised. Sino nga yung epitome of mixed, submissive, and mahinhin na babae? Si Maria Clara. Okay? Si Maria Clara. Greatest love of Rizal? Leonor Rivera. First love of Rizal? Segunda Katigbak. Yung ginamita ng sikreto malupit? That's Leonor Valenzuela. Okay? Leonor Valenzuela. The crowning glory of Rizal in UST? Dahil inspired si Rizal eh. That's Ala Juventud Filipina. Okay? Ala Juventud Filipina. Papasa ba? Kaya pa ba? Ito na ba ang huling board exam mo? Say yes naman dyan. Nakasabay ba? Yes, pakonti-konti pero kayang-kaya. Uulitin mo ba to? Ulitin mo kapag hindi mo pa po masyadong nasabayan ha. So again, trust yourself. Gumagaling ka na, kapag mahirap, magpapatap. Kapag madali, magpapapasa lang yan. Okay? Again, pag mahirap, magpapatap. Lahat po ng ipapadrill ni Sir Melvin, pinapanood din to ng ibang takers. So, kailangan po, meron ka rin dito, kaya kaya mong umintindi, pero sa gen ed, dapat marami kang baon. Tama? So, ito na ba ang huling board exam mo? Sabihin mo naman ng malakas, yes. Pag may katabi ka dyan, go. Sabihin mo naman ng malakas. Ito na ba ang huling board exam mo? Yes, papasa ba? Yes, kaya na ba? Yes, ikaw ba ay magiging LPT na? So that will be an early Christmas gift. Okay? Sa Pasko ba, ikaw ay magiging masaya? Yes. Kasama ba yung mga kaibigan mo na
gusto mong pumasa sa board exam, na ayaw mong maiwan, buo ba ang saya? Yes, yan. So yung mga kaibigan mo, kailangan mo silang tulungan ha. Huwag mo lang suluhin ang magpasa ng board exam. Mas maganda pong pumasa sa board exam kapag lahat kayo magkakasama. Mas maganda po ang tagumpay kapag yung mga tao na nandun sa hirap at ginhawa kasama mo. Okay? So yung mga nanay at tatay mo na nag-e-effort sa, lalo na kapag nag-review center ka, nangutang pa sila, naku, kailangan mo silang huwag biguin. Okay? Take the pressure. Exploit the pressure. Kailangan mo po itong galingan. Okay? Kailangan mo po itong mapagtagumpayan. Mahirap LPTs. Napakataas na po ng preparation months natin. At alam kong in the middle of that, nakakapagod. Alam kong naiisip nyo na, nasa na ba ako? Kaya ko pa ba? Bakit parang ang bagal-bagal ko? Always remember, you are better than who you were yesterday. Mas magaling ka na ngayon. Nakakasabay ka nga kay Sir Melvin, di ba? Trust yourself. So again, papasaban! Ito na ba ang huling board exam mo? Hindi mo na ba makikita si Sir Melvin sa next season? Ayaw mo na bang makita ang pagmumukha ko sa next season? Ayaw mo na, di ba? Say yes naman dyan. Yes, sir. Ayaw ko na makita ang pagmumukha mo. Hihiwalayan na kita ngayong September 29. So, LPTs, I want you to say your name with an LPT sa huli. Let's go. Manifest it. Go! Melvin Osabel Buracho, LPT. Sigawan mo ang katabi mo. Go! Ah, yay! Magbunyi. May natutunan ka ba tonight? Thank you so much for making me your partner po sa preparation niyo sa board examination na to. And maraming salamat po sa walang humpay na pagtangkilik at hindi pag-skip ng ads natin na siyang bumubuhay po sa ating channel. Mabuhay ang mga bagong lisensyadong guro ngayong darating na Disyembre. Okay? Narinig ka ng nanay mo. Narinig ka ng nanay. Hi, nanay! Narinig mo ba yung anak mo? Sinabi LPT na daw siya. O, mahiya ka naman pag di mo ipinasa. Alam mo, sa board examination mo na to, mas mauunang maghanap sa pangalan mo yung mga taong galit sa'yo, yung mga taong ayaw kang mag-succeed, yung mga taong ayaw kang pumasa. Ang galing nilang maghanap sa mga passers kasi titingnan nila kung pumasa ba yung kinagalitan nila. Mas mauuna pa yung mga taong mahal ka na maghahanap sa pangalan mo this December. Huwag mo silang saktan ha. Huwag mo silang paiyakin dahil sa sakit. Saktan mo sila sa pagsaktan mo yung mga kaaway mo at pasayahin mo yung mga nagmamahal sa'yo. Dapat makita na rin yung pangalan mo at dapat mag-detect sila sa'yo at dapat mag-chat sila sa'yo na ikaw ay pasado na, ikaw ay LPT na, okay? Ikaw ay isa na sa pangarap mo and I hope and pray na gagalingan mo sa board examination mo na to. Thank you so much. God bless you. See you po sa final coaching. You will be with Sir Melvin once again, okay? And bye-bye. God bless you, LPTs. Mabuhay ang mga guro ng bayan. Para sa bata, para sa bayan, para sa pangarap natin. Sa mga hindi pa nakapaghapunan, kumain na po kayo. Bye-bye! Tag your friends! Thank you so much po.